Hello guys! Welcome sa Plain Kitchen! Kamusta na kayo? Today, magluluto naman tayo ng crispy lechon kawali. At eto naman guys, yung mga gagamitin nating ingredients. Gamit tayo dito ng karne ng baboy. Ang gamit ko rito guys, yung meron siyang laman and then meron ding taba. Pwedeng-pwede rin tayong gumamit dito ng liempo, pero sisiguraduhin nyo na wala siyang buto para hindi kayo mahirapan maghiwa mamaya. Gamit din tayo dito guys ng puting sibuyas na hiniwaan lang natin sa 4 na piraso. Buong paminta. Dahon ng laurel or dried bay leaves. Liquid seasoning. At ng pork broth cube. Gagamit din tayo dito guys ng pamintang powder or pamintang durog, ng tubig, ng mantika, at ng asin. At etong listahan ng kumpletong rekado at sukat ng bawat isa. And guys, bago tayo magsimula, pa-click na rin ang subscribe button at ang bell icon. Salamat! Bali guys, ang una natin gagawin is papakulo muna tayo ng tubig or magpapainit muna tayo ng tubig sa ating cooking pot. And then nilalagay natin dito yung puting sibuyas natin. Susunod ko na rin dito guys, yung whole peppercorn. Then yung dried bay leaves. Yan guys, after natin may ilagay lahat ng rekado natin dito, hihintayin lang muna natin itong kumulo. Ayan na guys, so kumukulo na yung liquid natin. And then ilalagay na natin dito yung pork cube. And then nahaluin lang natin para matunaw yung pork cube dito. Susunod na rin natin dito guys, yung karne ng baboy. Bali, unahin muna natin yung part na merong taba. Yan, papalambutin muna natin. Hindi muna natin tatakpan guys kasi tatanggalin natin yung mga scums mamaya or yung mga dumi ng karne. Kasi pag tinakpan natin, may tendency ito na umapaw. So, antabayan na muna natin until lumabas na yung mga scums ng karne. And guys, bali sa pagkakataong ito, natanggal ko na dito yung mga scums. So ngayon, babaltarin muna natin para even yung pagpapalambot ng karne dito. Ayan, bali nasa 15 minutes pa lang tayo ngayon. So hayaan lang ulit natin to dito for at least another 15 minutes para yung kabilang side naman yung lumambot. Guys, bali after ng 15 minutes natin, so ipiflip ko lang to. Sideward naman. Guys, kung mapapansin nyo, maliit lang kasi yung pinaglulutuan ko dito na pot. Pero kung mas malaki yung pot nyo, mas maganda. So, sa pagkakataong to, tatakpan ko muna para maipon yung steam. Another 15 minutes ulit tayo guys. Pero check nyo na rin kasi baka natutuyo na rin yung liquid. Guys, bali, naka 15 minutes na ulit tayo. So, check na rin. Yan. Babaltarin lang ulit natin to guys, no? Kabilang side naman. Gaya ng sinabi ko kanina, kung mas malaki yung pot na gamit nyo, mas maganda para at least nakasubmerge yung karne. Then tatakpan ulit natin. Another 15 minutes ulit guys. And guys, bali after ng 15 minutes, bali flip lang natin siya ulit dito sa ating ilalim na parte, yung may laman. Tutuloy lang natin for another 15 minutes. Guys, yung mga sinasabi ko sa inyo yung oras, depende yun sa lambot ng karne na nabili nyo ha. Yung pagkakabili ko kasi is medyo matigas. So, kayo na ang bahala mag-adjust. Basta, itutuloy lang natin yung pagluluto or pagpapalambot dito sa ating karne. Then, tatakpan ko lang ulit. And, huwag nyo kalimutan na i-check nyo rin siya occasionally kasi ayaw natin matuyo yung sabaw or yung liquid para hindi ito masunog. So, bali after ng 15 minutes,
Ito na siya, guys. So, transfer muna natin to sa isang malinis na lalagyan. Ang gagawin natin is patutuluin muna natin to. And then, palalamigin natin. Ilalagay ko muna siya dito sa isang plate na merong kitchen towel. And then, palalamigin muna natin to hanggat sa kaya natin hawakan yung temperature. So guys, eto na. Na-prepare na natin and then napalamig na natin din yung ating pork. Ang ginawa ko lang dito is tinapat ko lang siya sa electric pan para mas mabilis siyang lumamig. Ngayon, ang gagawin natin is eto. Tutusok-tusokin ko lang siya dito ng tinidor. Kasi eto yung magpapakrispy din mamaya dito sa ating balat. Isa rin yun guys sa sikreto para maging crispy. Bukod pa doon sa ating pagdo-double fry. Then syempre, double fry din natin ito mamaya. Yan. Then gagawin din natin doon sa kabilang pork natin. So itutusok lang din natin siya halfway. Yan. Tapos ililipat muna natin siya sa isang lalagyan para ma-marinate natin dun sa iba pa nating Ricardo. Okay, bali nilipat lang muna natin siya sa isang container natin or sa isang lalagyan. Ito na guys yung ating liquid seasoning. So ilalagay muna natin dito yung kalahati. Then irarab natin dito sa karne. Then baltarin natin. Ito naman yung kalahati. Guys, bali itutuloy na natin dito yung pagrarab until maging even yung nilagay natin na liquid seasoning dito sa ating karne. Yan. Make sure lang guys na even ha, para yung pagluluto natin is even lang din yung lasa. Take note, medyo may pagkaalat din to. Yan, bali ang gagawin natin is tatakpan muna natin to ng cling wrap. Tapos, sit muna natin for at least mga 10 minutes. Hayaan lang muna natin ma-absorb. Binilagyan natin ditong seasoning. And guys, after ng 10 minutes, ito yung ating paminta. So, lagyan muna natin to ng ground black pepper. And dito muna sa side na to. And then, yung ating asin. Guys, yung paglalagay ng asin is konti lang din. Kasi, kung naalala nyo, nilagyan natin ito ng liquid seasoning which is may alat na rin siya. Pero, nilalagyan lang din natin ng asin kasi ito na may original na lasa ng lechon kawali, no? Yung salty flavor. Then, naglagay lang ako dito ng kitchen plastic or hand plastic. Irarab lang din natin to dito. Then, ganun din sa kabilang side. Lalagyan lang din natin to ng paminta ulit at saka ng asin. Bali, i-distribute lang natin dito. Nilagay natin na condiments. Yan. So, maglalagay lang ulit tayo dito ng paminta. Then, ang konting asin. Then, guys, ito na yung asin natin. So, nag-sprinkle lang din ako. About 1 pinch lang. Yan, bali, irarab lang ulit natin dito yung nilagay natin na salt. Tsaka na ground black pepper. Actually, guys, meron siya dito sa ilalim pa. Na salt tsaka ground black pepper. So, para hindi masayang, pwede natin itong kuhanin, tapos yun din i-rarap natin dito sa karne. Then, pababayaan lang din ulit natin to dito. At least mga 30 minutes. Para nang sa ganun, mas ma-absorb lalo ng karne yung nilagay natin ditong condiments. Guys, kung maamoy nyo, napakabango. Actually, luto na rin naman to eh, kasi malambot na to. Gagawin natin is pipirituhin lang natin or deep fry natin siya mamaya. Yan. Again, sit muna natin siya for at least 30 minutes.
Okay guys, bali ito na yung ating pork. After 30 minutes na to na pagmamarinate natin kanina. Kung mapapansin nyo, medyo dry na siya kasi pinunasan lang din natin siya kanina ng kitchen towel. Yan, kasi iwasan natin itong magtilamsik. Then ngayon, nagpainit na tayo ng mantika dito sa ating wok. So, pipirituhin na rin natin. Uunahin natin yung fat part o yung merong taba. Guys, iba yung pag-iingat lang ha. Kasi maputok talaga to. Lalagyan na natin siya ng splatter screen para malesen yung pagputok ng mantika. Ayan guys, bali after ng ilang minuto, check natin. Ayan, bali eksakto lang din to. So babalita rin natin, ang ilalagay naman natin is yung kabilang part, which is yung karne naman. Ayan, hahayaan lang din muna natin to dito. Then tatakpan ko lang ulit ng splatter screen, hayaan natin siyang maluto. And guys, after ng mga ilang minuto natin na pagpapaprito dito, pinatay ko muna yung apoy. Papakita ko lang sa inyo yung likur na bahagi nito. Ayan. Then yung kabila. So eksakto lang to sa first fry natin. Gaya ng pagkakasabi ko sa inyo kanina, ang sekreto ng pagiging crispy nito is yung second fry din. So ta-transfer muna natin siya sa isang lalagyan and then cool down muna natin to ng konti. Guys, eto na. Bali, pinalamig na natin yung pork natin kanina. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang sekreto ng pagiging crispy is yung second fry. So, isa second fry natin to. Sa low heat lang. Ayan, nagpaid na rin tayo nating wok. Eto rin yung gamit nating mantika kanina. So, ipa-fry lang din ulit natin. Guys, each side lang ha. Baliktarin lang din natin siya. At least mga 3 minutes per side. Okay, after ng 3 minuto, babaliktarin muna natin. Yan, sa palagay ko, crispy na yung kabilang side niya. Guys, alam nyo kung bakit ganito yung texture or ganyan yung kulay? Kasi kung maalala nyo, naglagay tayo dito ng liquid seasoning. Huwag kayo mag-alala kasi hindi naman yan talagang totally sunog, no? Kung iniisip nyo na nasunog yung side niya. Hindi yan ganun. Mamaya, papakita ko sa inyo pag iniiwanan natin. So, itutuloy lang din natin yung pagprito sa kabilang side. And guys, bali after ng 1 minute, ito na rin yung kabilang side niya. Ayan. So, even na rin. Lipat muna natin siya sa isang lalagyan. Then, guys, palalamigin muna natin to for about a minute. Ito pala. Sorry, sumobra. Ayan. Bali, palalamigin muna natin siya ng mga ilang minuto bago natin hiwain. Papakita ko sa inyo kung gaano ka juicy and crispy. Ayan guys, bali na-transfer natin ito, yung ating meat sa isang sangkalan. So ipapakita ko sa inyo. Bago ko pala ipakita sa inyo, painggan nyo muna guys. Yan yung pagiging crispy ng balat. So ngayon is hihiwain natin. Ayan, ang sinasabi ko sa inyo. Crispy yung labas and then juicy yung loob. Oops, medyo dumulas. Ayan guys. Medyo dumudulas na siya kasi talaga mamantika, no? Karamihan talaga tinatawag tong putok batok. Ayan.
Kung maalala nyo guys, di ba? Pinakuluan natin to kanina ng isang oras din kasi 15 minutes both sides, bali apat na sides 'yon. So, ayan na guys. Mas masarap to kung haluan natin to ng ito. Bali, iusog natin konti. Yan, naka-live tayo ha, walang script yan. Yung suka na may sili. Yan guys. Ganun din ang gagawin natin sa kabilang side ng niluto natin. Oh. And guys, ulitin ko ha, kung bakit naging kulay halos black na rin or parang nasunog na rin yung kilid, no? Kasi kung maalala nyo, naglagay tayo dito ng liquid seasoning. Pero guys, yun talaga nagpapalasa din sa dish natin na to. So, bali, i-assemble na lang din natin. And then, isa-serve na rin natin to guys. Guys, ito na. Ito ng ating crispy lechon kawali. Siyempre, papartneran natin siya ng suka na may sibuyas at sili. Ayan guys, iserve na natin. Guys, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. At sa mga baguhan pa lang po, please subscribe na rin at pakiclick na rin ang bell icon. Nang sa ganun, manotify po kayo sa ating mga susunod pang videos. Please like and share na rin. Maraming salamat po and God bless.